No, so drip preparation para sa tag-init. No, so first, ito na yung 2-inch hose nilapag natin, yung design, no? mahirap kasi yung lupa, guys, uneven. Tapos meron pa tayong 2-inch hose dyan sa gitna. So gagawin portion portion dyan, tapos dito na side, dito na tab. So gagawin natin dalawang tab, yung sukat na gagamitin natin dito, ano lang, 14 meters by 5 meters. So 14 by 5. So yung laman yan nasa 12 times, kasi din naman maubos. So try namin dito maging even yung tab para ma-maximize natin yung use ng trapal. So 8 times siguro by 4. 8 times 4, that's 30 cubic meter yung target natin dito sa isang tab. No? So, shout out Sir Cha, the farmer ng Sibunga, ang gurong magsasaka. Salamat sa, ano sa to, Ting? Kalo. Ayan, Charlie, just the jante mo, Sir Cha, the farmer, oh. Pinairit ko muna. Pati si Kim, estudyante mo rin yan. No? So, shout out sa inyong lahat. No? So, again, part sa ating preparasyon sa tag-init. Ito, yung mulch skirted. Kasi magplastar tayo ng drip dito. No? So, gamit yung 2-inch hose. No? So, budget ng 2-inch hose, tatlong roll yun. Diyan, doon pa sa taas. So, mangyari nito, guys, dalawang tabs. Yung setup, dalawang tabs, dalawang makina. No? So, iba-ibang water sources. So, gawa tayo ng tab dyan. Tsaka tab doon sa taas. No? So, hinati natin yung... Mahirap kasi, ano? Yung landscape. So, kaya ito yung ginawa natin. Pag ganito. No? So, ito yung setup. May tab dyan sa taas. Tapos, may tab dyan. So, yung dito na portion is mula dun sa tab doon sa taas. Tapos, yung dun sa baba, pati dun na side, dito na tab. So, target natin per tab, 30 cubic meter per tab. Yung ating mailagay, no, na tubig dyan sa hinuhukay natin yung tub. No, so mas madali pag may bako. Request tagbako, Ting. Mas madali pag may bako, guys, or tractor. Kung may tractor, mas madali. Blima dito, piko lang yung gamit, oh. Piko, pala, bara. Tapos yung lupa na hinukay para lumalim, sinilid sa sako. Shout out Sir Alex Aybiro ng Surigao. Shout out, Sir. No? Shout out din kay Agaw Pino. Nagkita tayo ganina. Ganina. Salamat, Gaw. No? So, ito yung setup. Drip. Gamit yung 2-inch hose. PE hose yung gamit natin, guys. PE hose. Tapos drip. Tapos may mga poste na tayo ng kawayan. Gamit yung guod. Para mas matibay. No? Tapos may ipo tayo pa dyan. Para ilagay natin dito sa gilid. Mas ibang setup to. Ibang paraan. Pero wala pang tanim. So again,
hindi tayo nagmamadali sa pagtanim. Again, part sa ating mga practical tips, dapat handa muna yung pagtamnan, lalo na yung patubig before magtanim, kasi mahirap na maghabol sa oras, lalo yung El Niño ay parang na-feel na natin, no? So dito, gawa tayo ng isa pang tab. Para dito na area, tsaka dyan na area. So po, hahatiin ko, hahatiin natin, no? Kasi yung consideration natin is yung tubig, no? At saka yung water source, yung area, kasi mamatter yan sa pressure, no? Kung gaano kalayo. So dapat sa atin, pag even yung plain areas talaga, napakadali lang mag-set up ng drip, no? So sa atin dito, kailangan nating i-calculate, no, kung ilang lines kaya sa isang tab, no? Tapos yung distance between sa drip lines mo, kaya ba abutin based on pressure sa, kaya hinati natin. So gagawin natin dito yung setup. Dito is may dripper dyan, no? May drip lines dyan. So ibang lines ang papunta dyan. So ibang lines din ang papunta doon. No? So in short dito, kasi double drip. So dito na, since nasa gitna yung main line natin, so ang gagawin natin is gawa tayo ng butas dito papunta doon, tapos dito rin papunta doon, no? So yan yung setup. Kasi ang gagawin mo pag ganito yan, bakit nasa gitna? Kasi pag malayo yung, say ganito, maabot to ng nasa ilang metro. Di naman siguro umabot ng 100 meters mula doon, papunta doon. Pag maglagay tayo ng drip lines doon lang sa gilid, no? So may chance na yung pressure papunta doon ay mahina. So in short, hindi even yung distribution ng tubig. So ginawa natin, dito tayo naggawa, naglagay ng mga main lines sa gitna, no? So gagawin, drip lines dyan, dalawa, sa ibang drip lines din dito, no? So again, gamit natin PE, mas matibay, walang problema, stable yung main line kaysa gamit tayo ng mga soft hose. Tapos dito, hindi even yung ina-anticipate nating pressure, kasi block by block nakaterasis, no? Ito padulhog, saan ng padulhog? Pag ganun, no, gumaganon yung lupa, yung landscape, no? So hindi even talaga. So mas safe pag yung main line mo ay matigas, no? So gamit natin yung PE 2 inch, no? So bakit 2 inch? Pwede ba 1 inch? Again, okay lang yun din yung 1 inch. Pero yung issue sa 1 inch, malakas ang hatak ng makina mo, so mas gastos sa gasolina. Bakit? Eh kasi pag ganito kadami yung lalagyan mo ng mag 1 inch ka lang dyan, yung main line mo, tapos yung distribution ay marami. So chances, kailangan mong palakasan yung hatak ng makina para yung pressure makaabot doon sa mas malayo, no? Whereas dito, yung andar ng makina ay idol lang. Shout out Sir Alex Ibero, shout out sir. Thank you sa pagtulong paano mag-set up ng drip, no? So last, nakagamit tayo ng drip. Effective ba? Of course, effective yung drip. Yung bayarin lang ang hindi effective, no? Pero mahirap pag ipahabol mo, kasi parang hindi nabihasa yung tanim, hindi nasanay yung tanim. So dito gagawin natin, para masanay yung tanim, dapat handa na before magtanim.
para tuwing magtanim na tayo, hindi na tayo mamroblema ngayong papainit. Yung El Nino ay papalapit. Ang problemahin na lang natin is kung paano tayo makabayad sa tubig, no? So doon last nakatry tayo magbayad ng tubig ng 27,000 in one month. Dito kaya. Ay nako. No? No, so yun lang update. Drip preparation. Shout out ni Charlie, ni Kim at ni Magic Inting. Grabe si Charlie, gisingot na git si Charlie. Awala gyapon. Grabe ya Charlie. Ay ginihar din na nakuha na. No, so yun lang guys. Maraming salamat. Ito pa rin si Jupilo Farmer, anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo, suhito, ugmay, kahibalo. Apan, naig saba kay manuon pa ko. Daghang salamat. And God bless. Thank you. Thank you, Lord. At least malandong. Muning wala singtas Charlie kay malandong. God bless everyone. Thank you, Lord.